Okay, magandang araw mga hunters. Sa video ito ay tungkol ito sa mga Gcash users. Lalo na may mga tindahan o sari-sari store at nabibigyan ng mga mapagsamantalang tao. Kaya para makaiwas sa mga ganong estilo, mga modus, panoorin niyo itong video para maging aware kayo sa mga ganong tao. Pero kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. At huwag na rin kalimutan i-like at i-share. Okay, let's go! Okay mga hunters, short video lang ito para sa mga Gcash users. So, ano bang mga estilo ng mga panluloko na ginagawa ng mga mapagsamantalang tao? So, una dyan ay yung magpapa-Gcash, sabay takbo. So, marami na nang biktima ng ganong modus. O rin magpapa-Gcash ng mga halagang 5,000, 8,000. Pag naipasok muna yung transaction, sabay takbo, paano mo nahabulin yon kung sakali man? Okay, lalo na kung nakamotor, hindi mo na kayang habulin yon. Kaya, mapakamot ka na lang sa ulo. So, para makaiwas tayo sa ganong style ng modus, pera muna bago transact. O ganun dapat ang ating gagawin para maiwasan natin yung tayo ay ma-scam o maloko. So, mayroon naman bagong modus ngayon na lumalabas. Nababasa ko sa mga sa Facebook na nadali sila, no? Parang riding in tandem kasi dalawa . Dalawa yung nag-iikot ngayon . Magkasama sila na kunyari magpapa-Gcash. So, ano bang modus nila? So, ito. Ganito ang modus. Kunyari, magpapa-Gcash muna. Magpapa-Gcash, halagang 100. Ngayon, kapag na-complete mo na yung transaction, siyempre, makukuha na nila yung details mo. Yung iyong pangalan, tapos cellphone number. Yun ang importante kasi yung cellphone number mo, makukuha nila. So, mga after 1 minute niyan, babalik. At sabihin sa'yo na, Ate, kuya, o ma'am, sir, pwede po ba mahingi yung reference number? Siyempre, ganun. Siyempre, yung application, i-close mo na. Kaya ang sasabihin nun, kahit na yung text lang, confirmation text, yung makukuha nila. Tapos, pipicturan. So, pag ganun, ikaw naman na may-ari, nantindahan, o nagpapa-Gcash, siyempre, bubuksan mo yung text message. Ngayon, ipapakita mo sa kanya. O ito yung text message. Kumari, pipicturan niya yun. Pero yung pala, yung kasabwat niya, may kasabwat siyang isa doon sa tabi niya. Dahil na nakuha na yung cellphone number mo, dahil nakapagpa-Gcash na siya, nilalagay na pala yung account mo doon sa isang cellphone. So, automatic, pag kumari, pipicturan ng kasama, nilalagay niya na. Ngayon, automatic yan, magsisend ng OTP, ng one-time PIN password na tinatawag. So, habang kunwari, nati-picture yung kasama, magsisend siya ng ano, ilalagin niya yung account mo dun sa cellphone ng isang kasama niya. Ngayon, makuha niya na yung OTP mo kasi papasok yung antimano. So, dun na, ma-open yung account mo. At sorry, pag sinabi sa'yo, okay na ate, ma'am, sir, okay na. Balik na yung cellphone mo. Pero yung pala, yung kasama niya, nakalagin na doon sa cellphone yung account mo na ilagay na sa kanyang cellphone. So ganun yung uso ngayon, yung usong-uso ngayon na modus ng mga sa Gcash. Kaya mag-ingat po tayo diyan mga hunters, mga ma'am, mga sir. Mag-ingat po tayo diyan, maging aware tayo. Dapat lagi tayong alisto. Kasi magugulat ka na lang pag login mo, maubos na yung laman ng Gcash mo . Kasi na-login na pala, nakuha na nila yung account mo, nailagay na nila sa kanilang cellphone. Kaya pag open mo ulit ng yung application ng Gcash, magugulat ka lang, limas na. So marami, kanina may nabasa ako na ganun nangyari, no? Yung laman ng kanyang Gcash ay may get 100,000.
nalimas lahat ang kanyang GCash. So yun lang mga hunters, mga kasi mayroon din kaming GCash, kaya mag-iingat po tayo sa mga ganong style, maging aware tayo dyan. Kapag ganun ano, ang mas maganda gawin natin, tayo kunin na lang natin yung cellphone ng nagsisend ng GCash o magkukuha ng picture, tayo na mismo ang magpipicture dun sa ating cellphone. Huwag nating hayaan na sila yung magpipicture dun sa kanilang sa ating cellphone. Kasi baka madali tayo ng ganong modus na magsisend ng maglalagin sa cellphone sabay papas yung OTP, makukuha nila yung OTP sa ating cellphone na picture nila. O, split seconds lang. Tapos tayo. Limas ang laman ng GCash natin. So, yun lang. Sana maging aware kayo, mga hunters, sa mga may-ari ng tindahan na mayroong GCash, sari-sari store, mag-iingat po tayo. Isang paalala lang ito para sa lahat. Okay? Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo itong video, pag-isuyo na i-like at i-share. At huwag kalimutan na rin mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga tips natin. Sa mga makaiwas tayo sa mga manlulukong tao. Okay? God bless!